Pangarap mo bang maging caregiver sa bansang Canada, UK, at Australia at kailangan mo ng internationally recognized diploma? Hi, I'm Ms. Rochelle from ICC Kuwait and welcome dito sa ating live update. Ngayon is pag-uusapan po natin yung tungkol sa aming UK Diploma in Health and Social Care or Caregiver course. So, sino-sino ba yung mga pwedeng mag-enroll dito sa ating Diploma in Health and Social Care or Caregiver course at ilang buwan ba siya matapos? Ano ba yung mga level na available po dito sa ating Diploma in Health and Social Care? So, una sa lahat, itong UK Diploma in Health and Social Care, ito po is internationally recognized diploma which is pwede nyo po siyang ipa-authenticate sa kahit saang embassy or sa DFA and pwede nyo pong ipa-evaluate yung inyong diploma sa WIS or World Education Services at ICA Educational Credential Assessment. So, ito po is meron siyang level 3 with 60 units and level 4 with 120 units. So, kung ikaw po is elementary graduate or kaya ay high school level, dito po tayo mag-enroll sa Diploma in Health and Social Care or Caregiver Course level 3 with 60 units po. Pero kung ikaw naman is high school graduate or kaya ay college level or college graduate, nire-recommend po namin na mas mag-ano kayo doon, mag-enroll kayo sa level 4 with 120 units po. Pero meron po kayong option na mag-enroll doon sa level 3 na 60 units kung kayo ay high school graduate, college level, or college graduate. May dalawang option kayo kung ano yung ipapa-enroll nyo. Pero pag kayo ay high school level lang or elementary graduate, sa level 3 lang po tayo sa may 60 units. Hindi po tayo pwedeng mag-enroll doon sa level 4. Pero once matapos mo yung level 3, pwede ka pong mag-proceed sa level 4 na with 120 units po siya. So, ano ba yung kaibahan ng level 3 at level 4? So, ang level 3 po, ito po is, nasabi ko na siya, with 60 units po siya, nakafocus po siya doon sa basic caregiving. So, ang level 4 naman, ito po is with 120 units and nakafocus po siya more on administrative work na po siya. So, ito po is pwede niyo siya tapusin within 9 months or kaya ay 18 months. So, ang schedule ng ating level 3 is every Saturday siya, 9:30 a.m. to 12:30 p.m. po siya. Yung level 3 natin, na face-to-face classes siya ha. Available siya sa face-to-face. Every Saturday, 9:30 a.m. to 12:30 p.m. po yung ating level 3 with 60 units. So, 9 months duration po siya matapos. 9 months duration po siya. And then yung level 4 po natin with 120 units po, ito po yung schedule natin is available po siya every Friday and Saturday. So, yung 9 months duration is available siya Friday, 2:30 p.m. to 6:30 p.m. or kaya ay Saturday, 2:30 p.m. to 6:30 p.m. po. So, kung ang day off mo is Friday, meron tayong Friday, 2:30 p.m. to 6:30 p.m. Kung day off mo naman is Saturday, meron tayong Saturday, 2:30 p.m. to 6:30 p.m. po. Ang 18 months duration naman, meron tayong 11 a.m. to 2 p.m. po yung klase natin for Friday. But sa Saturday po is 2:30 p.m. to 6:30 p.m. pa rin siya. Isa lang yung schedule natin ng 18 months duration at 9 months duration ng level 4 with 120 units po. So, ano-ano ba yung mga requirements natin dito pag tayo is nag-enroll sa UK Diploma in Health and Social Care or Caregiver Course? So, of course, ang initial requirements po natin is yung civil ID nyo, front and back copy, and 2x2 picture or selfie picture. Kung wala naman kayong picture, is pwede po kayong mag picture nandito sa office, and of course, kailangan din natin na mag-submit ng ating diploma or TUR. Kahit isa lang dyan, diploma, TUR, or IELTS certificate, yan, picturean nyo lang po siya, pwede po yung to follow kung hindi nyo pa siya hawak sa ngayon. And of course, kailangan din natin ng passport copy. So, yun lang po yung mga requirements natin. Pwede ko po kayong sindan ng list ng requirements, mag-message lang po kayo or mag-comment down po kayo dyan sa comment section natin or mag-message po kayo dyan sa ating inbox po para masindan po namin kayo ng requirements. So, regarding naman sa ating course fee, for only 35 KD po, pwede na po kayong mag-start dito sa ating UK Diploma in Health and Social Care po. So, 35 KD or 38 KD, makipag-ugnayan lang po sa amin sa aming mga WhatsApp number or sa mga students consultant na inyong nakakausap para sa discount offer po ng ICAC po. So, dito naman is available din siya sa online live interactive class via Zoom kung hindi po kayo available ng every week or wala kayong day off ng every week, pwede po kayong mag-enroll dito sa ating online live interactive classes via Zoom or kahit kung ikaw is nasa Hong Kong, nasa Taiwan, sa Brunei, or sa Qatar, sa Dubai, meron tayong UK Diploma in Health and Social Care or Caregiver Course through online live interactive classes via Zoom. So, meron tayong schedule ng Friday,
Saturday, Sunday po. So, yun, 3 to 4 hours lang po yung klase po natin. So, yun, ang kagandahan po nito no kasi, available po siya yung course po kahit saan bansa man po kayo. And then, meron siyang mga recorded classes na pwede nyo pong i-review anytime po na available kayo. So, ito po is internationally recognized diploma po siya with 120 units or kaya ay 60 units po. So, pipili lang kayo kung anong level ba yung ipapa-enroll nyo. Level 4, level 3, or kailangan nyo ba ng 120 units para sa inyong application papuntang Canada, sa UK, or Australia. So, ito na po yung good opportunity po natin para magkaroon po tayo ng internationally recognized diploma na magagamit nyo po for international job application po. So, hello sa ating 6 million viewers. So, pwede po kayo mag-comment dyan sa ating comment section kung meron po kayong mga questions regarding sa courses offered dito sa ICAC po. So, yun, available siya face-to-face and online classes. And mag-end na po yung enrollment natin ngayong August 31 po para sa September batch po. So, yun, habol na po kayo sa pag-enroll. Meron pa tayong 2 weeks left po, no? So, pwede pa po kayong mag-enroll, humabol tayo sa enrollment since open for enrollment pa ang ating UK Diploma in Health and Social Care or Caregiver Course for September batch po. Ayan, so, how about hospitality po, hotel management? Ayan, so, yung UK Diploma in Hospitality and Tourism Management po natin, ito po is available siya sa face-to-face at online live interactive class via Zoom. At least tayo po is auspasser na may remarks po na admission to college or kaya ay tayo ay high school graduate po or college level or college graduate. So, itong Hospitality and Tourism Management, ito po is meron po siyang 120 units po yan. Pwede niyo po siyang tapusin sa 9 months or kaya ay 18 months. Ang class is every Friday, 9 a.m. to 2 p.m. po siya with 1 hour break po siya in between because pag Friday po is meron pong prayer time, so magbe-break po yung instructor. Okay? So, hello Ma'am Hisham Kabib. Magkano po ang fee for English enhancement? In peso po. Okay, sa Philippine peso po ng course fee for English enhancement course. Ayan, so saan bansa ka pala ngayon, Ma'am? So, ito kasi ang regular course fee natin is nasa 150 KD. So, dito yung first month payment natin for enrollment is nasa 5,500 pesos lang po siya. So, yun po yung first month payment natin pag kayo is outside sa Kuwait or kung dito sa Kuwait is 30 KD lang yung first month payment po natin for English enhancement course. So, itong discount offer po natin is hanggang katapusan lang din po siya. Kaya, grab nyo na po yung opportunity na to na i-avail yung discount po natin. So, pwede nyo po akong i-message Ma'am Hisham sa WhatsApp number ko sa +965 993 02850. And of course, yung English enhancement is mag-i-end na din yung enrollment natin ngayong week na to, ngayong Friday na to kasi nag-start na po sila last month. So, yun, mag-i-end na yung enrollment natin hanggang Friday na lang po siya. So, for the total course fee po, ma'am, i-message mo ako, ma'am, sa WhatsApp ko, ma'am, ha, para mabigyan kita ng total course fee for English enhancement course po. So, yun. Ang klase po, ma'am, is through online live interactive class via Zoom po siya. So, kailangan nyo lang po na at least meron kayong laptop or tablet and mas matibay yung ano natin, internet connection po. Since ito po is online live interactive class via Zoom kasi nasa Pilipinas po kayo. So, yun. Marami na din tayong mga students na nakapagtapos na nasa Pilipinas na, umuwi sila, and yung iba nasa Pilipinas talaga nag-aaral dito sa ICAC po. So, yun. Ang courses po na in-offer dito sa ICAC is available po siya worldwide. So, kahit saang bansa po is pwede pong mag-enroll, kahit kayo is nasa Pilipinas man, sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Brunei, sa Malaysia, sa Dubai, and sa Qatar po. Ayan. So, and of course, ayan, so, announcement lang din para sa lahat ng makababayan natin na gustong magkaroon ng internationally recognized diploma ng Strategic Management and Leadership. Ito po yung level 7 na first year ng master's degree. So, ito po is para sa lahat ng makababayan natin na nagtatrabaho na bilang isang manager, supervisor, or kaya ay team leader na may 3 to 5 years experience po. So, yun, ang enrollment po natin is hanggang katapusan na lang din siya, August 31, kasi magsisimula na yung klase ngayong first week of September po. September 1 po siya, Friday, 3 p.m. to 6 p.m. po yung klase ng Strategic Management and Leadership po. So, kung ikaw is high school graduate or college level, wala kang diploma na ma-provide at ikaw is nagtatrabaho sa kasalukuyan na bilang isang manager, supervisor, or team leader, ito na po yung pagkakataon po natin na magkaroon tayo ng credential. Bali, additional ano na po natin siya, additional credentials natin, additional para sa qualifications natin. Kasi,
alam nyo, kahit nasa trabaho na tayo bilang isang manager or supervisor, wala pa rin kasiguraduhan kung mag-i-stay ba tayo sa ano na yan, sa position na yan, kung wala tayong ma-provide na additional credentials po. Kasi maganda pa rin yung meron ka ng experience at meron kang additional credentials na ma-provide para safe yung position mo. So, yun. Kaya grab nyo tong chance na to na habang nandito tayo sa ibang bansa, no, magkakaroon tayo ng additional credentials, i-uplift natin yung ating qualifications po. So, kasi yung experience nyo bilang isang manager or kaya supervisor is makikredit siya as academic credit po siya. So, yun, kailangan lang natin ipa-evaluate yung entry verification ninyo sa school natin sa UK po. So, kailangan lang natin na mag-submit ng inyong employment certificate, CV, and then passport copy, civil ID, and yun, i-submit nyo po yan sa akin dito sa WhatsApp or kaya i-send nyo sa akin sa email para ma-email po namin yan doon sa UK po yung entry verification po ninyo. Kasi kailangan pa natin ipa-evaluate yung entry verification ninyo kung kayo ay high school graduate or college level. So, para naman sa mga college graduate na gustong magkaroon ng master's degree, so, ito na po din yung chance po ninyo, simulan nyo na yung first year ng master's degree ninyo na UK-based program po siya. So, yung inyong diploma is internationally recognized po yan, under po siya ng British curriculum. So, etong level 7 and strategic management and leadership, ito po is yung first year ng master's degree po. So, after nyo po matapos tong level 7, meron pa kayong chance na makapag-enroll sa university sa UK para tapusin ninyo ang inyong master's degree. So, di ba? Ang gandang opportunity yon na ito yung startup class ninyo. I mean, ito yung startup ninyo para kayo is makapag-proceed sa UK po para makapag-enroll kayo as ano na siya, yung completion ng inyong master's degree po. So ito is first year po siya ng master's degree, ang level 7 strategic and leadership po. Ayan. So yun. Ito is open siya for enrollments para sa lahat ng mga kababayan natin na nagtatrabaho na bilang sa manager or supervisor or kaya ay team leader na may 3 to 5 years experience na pero wala silang diploma ng college or kaya ay ang hawak nila is diploma ng high school or TOR ng college lang. So, yan. Hello, Ma'am Hisham. Ayan. So, may master's program din po ba kayo? Yun po, Ma'am. Yun po yung first year of master's degree po, yung level 7 strategic management and leadership. So, ito po yung startup po para kayo is makapag-complete ng master's degree na UK-based po siya. So, after nyo matapos yung level 7, pwede kayong makahanap or pwede kayong mag-enroll sa alinman sa mga university doon sa UK sa top-up na, para i-top-up yung inyong master's degree na po. Para makomplete na ninyo yung master's degree ninyo. So, yung total course fee natin is nasa 750 KD po yan, yung ating Diploma in Strategic Management and Leadership. Pero pwede nyo po yan bayaran ng installment every month. And meron po tayong special offer ngayong buwan na to, since kaka-open lang po ng ating second batch ng aming Level 7 Strategic Management and Leadership po. So, second batch na po ito ng first year of master's degree. So, yun! Meron po tayong UK Diploma in Health and Social Care kung kayo is gustong magtrabaho bilang isang caregiver or healthcare assistant. And of course, meron din tayong English Enhancement Course kung gusto nyong i-improve ang iyong speaking skills, writing skills, grammar, vocabulary. And of course, kung kayo is gustong makapagtapos ng master's degree, meron po tayong first year of master's degree po na UK-based. Yung level 7 strategic management and leadership. And of course, kung ikaw is wala pang idea or background sa paggamit ng computer at gusto mong i-improve ang iyong computer skills or gusto mong magkaroon ng computer skills, meron po tayong computer secretarial course. Ito po yung IT foundation na ino-offer dito sa ICAC, which is matutunan niyo po dito yung Windows 11, digital literacy, Microsoft Office applications, which is Microsoft Word, Excel, and PowerPoint. Yan. So, ito po yung mga first step natin pag tayo is gusto magtrabaho sa opisina and wala tayong computer skills. So, ito po yung IT foundation na inoffer ng ICAC, which is 4 months lang po matapos yung training course na to. And yung schedule ng class is once a week lang, every Friday or 2 times a week or 3 times a week, 3 times a week. Flexible po yung schedule, so anytime na available kayo, pwede po kayong mag-join basta open po yung ICAC. Okay, so... Okay, may matatanggap po ba na diploma kasi sabi nyo mag-proceed pa sa any university? Yes po, dito sa Diploma in Strategic Management and Leadership, meron po kayong matatanggap na diploma.
With 120 units po yan. Pag mag-top up na po kayo doon sa kahit saang university po sa UK, makakatanggap na po kayo ng diploma na nakalagay na doon na ikaw is graduate na ng master's degree po. Graduate ka na ng MBA. So, bali dalawa yung diploma na matatanggap mo. Yung una is yung sa first year ng master's degree, yung sa level 7 strategic management and leadership. And then, kung mag-proceed ka sa university sa UK, makakatanggap ka ng diploma na nakalagay na doon na graduate ka na ng MBA. So, pwede mo na siyang ilagay doon sa last name mo na Hisham Khabib MBA. Yun. Pag matapos mo yung top up doon sa university sa UK. Kasi ito is first year pa lang siya ng MBA. Ito yung startup po natin pag tagis gustong magkaroon ng master's degree. So, yun. Tawagan niyo lang po ako sa aking WhatsApp number sa +965 9930-2850 para sa ibang detalye, or kaya ay mag-comment kayo dito or mag-message kayo sa inbox. Pharmacist po namin kayo, maibigay namin yung course fee at schedule ng klase at ibang mga details. Of course, sa requirements natin, ano ba yung mga kakailanganin natin. So, yun. Dito sa level 7, strategic management and leadership, kailangan lang po natin, kung kayo is high school graduate or college level, kailangan lang natin ang employment certificate. Patunay na kayo is mayroon na experience bilang isang manager or supervisor or team leader. And of course, kailangan natin ng CV ninyo, and kailangan natin yung civil ID, front and back copy, and passport copy para sa inyong entry verification doon sa UK po. Kasi kailangan pa natin yung ipa-evaluate sa UK po. Ayan. So, yun. Maraming salamat po sa inyong panunood. Pagsubaybay dito sa ICC Kuwait Facebook Live Update. Ako po muli si Ms. Rochelle, ang nagsasabing ICC, your partner in success. Thank you, and see you soon dito sa ICC.